So good morning mga kap. For this video mag re-repack tayo kay today's video may DHQ hub tayo rito na maluwag na to, kalub na. So papalitan natin to ng bearing. Kasama na rin natin yung dito, yung sa loob ng axle, yung bearing dito, sa loob ng hub. Kasi sure na kalug na rin yan. So palitan na natin lahat para isang baklasan lang. So ito, lilinisin natin lang to. Kasi okay pa naman yung bearing nito, wala pang kalug. So ito lang talaga yung ano, normal yan sa hub na nasisira yung bearing. Mas lalo na pag mga budget hub. So itong DHQ na 6 poles to, so kalug na yan. Papalitan natin ng bearing yan. So bago tayo magsimula, ako nga pala si Migs, at ito ang AM Bike TV. Please consider to subscribe to my channel kung gusto mo yung video na to, at hit mo rin yung like, notification bell, tsaka subscribe button para updated ka sa mga video natin na bago na DIY hacks. Magawa tayo ng travel vlog, DIY hacks, at kung ano-ano pa regarding sa bike. Yan, simulan na natin to. So dito hindi ko napapakita kung paano ko babaklasin to, kasi sobrang tigas na nito, hindi mo na siya mahatak. Dapat mahatak mo na siya. So gagamitan natin siya ng hindi nyo siguro gusto makita. So ang gagawin natin dyan, pupukpukin na natin to para lumabas na dito. Pupukpukin natin yung axle na to para lumabas dito. So kailangan may caution pa rin yan, kasi manipis na yung tread dito sa ano, sa side na to. Consider magkaiba dito, kasi ito makapal pa to. Yung dito banda makapal yan, yung axle niyan, ito manipis na. So dadahan-dahanin natin to. Medyo matagal yung proseso. Ito ganun din. So matigas na to, hindi na natin matanggal to. Kahit tangan natin dito, kahit anong tigil. So yun. So papakita ko na lang sa inyo na tanggal na siya, tsaka lilinisin. So ipapakita naman natin dito yung paano siya ibuhin. Yun na lang magiging reference nyo kung paano siya tanggalin, paano siya ibalik. Yan, papalitan din natin pala ng poles to, since na wala na yung masyadong kapit yung mga poles niya, masyadong malambot na. Yun, so simulan na natin. Today's vlog, magpapalit tayo ng ano, seal bearing ng hub DHQ na cassette type na hub 6 poles. Poles na ano, na free hub. So ang naging problema kasi nito, mahirap tanggalin. So na-disassemble ko na kagabi. Hindi ko na pinakita kasi sobrang hirap. So nangyari kasi, kinain ng kalawang yung free hub. So hindi na matanggal. Hindi mo na mabubunot to rito dahil sobrang kapal ng kalawang nito kagabi. So hindi ko na nakuhanan kasi medyo masama yung
masama yung pagkakatanggal niya. Ayun, bungal-bungal na. Dapat naka ganito yan. Ganito talaga original yan. So, sobrang nipis na kasi nito. Itong side na to sa prehub. So, yan. Putol na siya. So, wala namang kaso yan. Basta matitread mo pa. Ito. Basta matitread niya pa yan dito. Wala namang kaso yan. So, yan. Sobrang kapal ng kalawang. Yung mga siguro to nanigas na ano na. Na grasa. So, sobrang tagal na hindi na maintenance. So, ang problema ko rito, yung bearing niya sa loob, ito na lang ang natira. Yung gasket na lang. So, kailangan kong yung mga bulitas niya, tsaka yung loob ng bearing, wala na. Nadurog na lahat. Sobrang tagal na. Overuse na siya talaga. Sobrang kalog na siya. So, pagtanggal ko nito kagabi, nalaglag na lang yung mga bulitas niya. So, hindi ko na nahirapan ako magtanggal nung ano, yung natira na yung outer na side ng bearing andito pa sa loob. So, ayan na nangyari sa kanya dahil sinusungkit ko na lang. So, wala namang kaso yan. Ano lang natin yan, ininail, ipapile para maging smooth uli. Kasama to yung mga ano, mga cog bites, ipapile na lang natin yan para smooth ulit yung pasok ng ano, ng cogs. Tapos ito linisin natin, palit bulit, palit bearing. So papalitan natin ng bearing pati ng harapan. Yung sa harapan walang problema since okay talaga to. Ngayon dapat ganyan talaga itsura niya. May ano dito. So hindi rin kasi maganda to kasi may tendency talaga siya mabungal kung sobrang higpit at hindi nalagyan ng grasa yung tread bago ilagay katulad nangyari dito. So ito, sobrang higpit nito. So nahirapan ako magtanggal nito. Kailangan ko pang ipitin siya ng, kailangan ko muna tanggalin to ng buo dito sa loob. So pagtanggal ko niya kasama yung bearing, kasama yung dust cap niya. So pagtanggal ko nito dito sa loob kasama yung bearing, nipit ko pa ng vice grip para matanggal ko lang yung thread. Tanggal ko lang yung ganito niya na nakakabit dito sa dulo. Yan, dito yan eh. Dito yan. Naka-thread yan dyan. So, walang grasa yan nung tinanggal ko kaya sobrang hirap. Kaya siguro na ano to, nabungal na lang. So wala nang problema yan, tatanggalin lang natin yung kapiraso dito. Tapos ipapile natin para smooth yung pasok ng ano, ng thread, ng gas seal. Tapos magpapalit tayo. Sa prehub yung size ng bearing, 6902. Dalawa yan. Ito sa loob nito. So yun, may natira pa. Kung napapansin nyo, ayan o. May tira pa. So tatanggalin natin yan mano-mano gamit ng lumang ano, screwdriver. Dandahan. Ganun lumabats. 6902 yung dalawa sa prehub. Dalawa. 6903 sa bearing, sa rear. Dito naman sa hub. Sa mismong hub, 6903 yan yung sukat. Sa front, yung sa front natin ay think ito. Ay, hindi. Dito yan. Sa front ay ayan. 6804 yung sa front. Ito yung front natin. 6804 yan. So, ito, hindi ko pa siguro papalitan to since okay pa. Pero, mas maganda siguro palitan na rin, no? Para bago lahat. Madali lang naman yan. Hindi ko pa naman nakikita na kumakalog yan. So, I think pwede pa siya. So, dalawa yan. 6904 parehas. So, okay pa naman to eh. So, dito lang talaga ako sa rear hub na hirapan. So, tara. Sirain na natin.
Yung ginagawa ko dyan, ganyan siya. Tapos, susungkitin ko yung dulo ng paikot para pantay yung labas niya. Kasi kung isang side lang yan, hindi mo matatanggal yan ng isang side. Kailangan dahan-dahan mo paikot yan. So, yan ang nangyari sa sa prehab. Nagka dito, lasog-lasog na. So, dapat kasi ang dapat aware din tayo na every month, chine-check natin yung mga components ng hub, katulad itong prehub. Kasi yan lagi yung pwersa. Pag mapajack, kinakabit yung cogs. So yan lagi yung pwersado. Kaya yung tendency niyan, yung seal bearing niya sa loob, lumuluwag. So dyan nagkakaroon ng kalog. So ito kasi sobrang tagal na. Hindi na maintenance. So, yun. Ano nangyari? Nadurog na lang yung seal bearing niya. Tanggalin siya. Ano yun? So, dininisyon natin to. So, yan. Okay na. Yan, sobrang gaspang niya. So, dapat hindi siya magaspang. Smooth dapat yan kasi kailangan dumulas yung bearing dyan sa loob. Eh. Pag sinalpak mo siya, dapat smooth na smooth yan. Ayan. Linisin natin to. So, ito pa. Ayan. Ito yung kapirasa ng bearing. Ito yung sa labas. Ayan. Ayan. Ito yung sa labas. Ito yan. So, yun. So yun, ibabad muna natin. Ibabad muna natin sila. So lalagay natin sa medyo malalim na lagayan, parang babad na babad sila. Tapos ilinisin natin 'yan gamit ang lumang toothbrush. Yan, isa-isa. Pati maliliit, tsaka liliyain natin to para mawala yung nabigas na na grasa yan na nagas. Tatanggalin natin yan. Kailangan maging maputi yan, tsaka smooth yung pagpasok ng mga components. Ito yung nakalagay yan dyan. So ito, kung papansin nyo, medyo masikip na siya. Yan, masikip dahil dito yan sa kasi bumukat na ng konti. So tatanggalin natin yung buka na yan, ipapile natin.
Ayan. So, yun muna. Babad muna natin to. Siguro mamaya. Saka natin ilinisin. Kaya kung makakabili tayo pala ng ano, ng bearing mamaya. Mga bearing para dito sa rear hub natin. So, papakita ko sa inyo kung paano magsalpak ulit ng bearing. Tsaka assemblein ulit ng assemblein ulit yung buong hub na to. So, ayun muna. So, ito na nga. Pagtapos natin linisan tong hub. Chef, nanginis natin yung gas. Tsaka contact cleaner. Yan, kabilaan yan. Linis na yan. So, yan. Pintab na. So, ngayon, dahil papalitan na natin yung bearing niya. Bumili na ako ng bearing. 6903. Para dito lang yan sa rear. Hindi pa sa, ano, sa prehab. Sa rear pa lang to. So, yan. So, Japan yung nabili natin. So, quality na magtatagal to. So, bago natin isalpak, dagdagan natin ng grease sa loob para mas matagal yung buhay niya. Pagtatanggal ng rubber seal niya, sinusungkitin lang, pero ingatan na masira yung rubber kasi may tendency na diyan siya magsimula na pasukin ng tubig. Sumarahan lang, dahan-dahan lang niangat yung ano. Yan. So kung makikita nyo kasi hindi siya gaanong ano magrasa. So, nalagyan natin siya kabilaan. Yan. Yan, so lalagyan natin siya kabilaan yan. Para medyo tumagal-tagal lang yung ano, yung buhay niya. Tsaka hindi ka agad siya matuyo. Hindi ko naman ito nare-record na lagyan nyo. Pero nasa inyo na lang, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo lagyan, syempre mas maraming grasa. Hindi ka agad siya madaling ano, matuyo. Yan, okay na yan. So, kubitan natin. Yun. Okay na isa. So, yan, medyo goods na siya, goods na yung input niya. So, isa naman, isa. Oops, yan. Lagyan din natin yan, kabilaan. Kailangan natin para mag
Kita ba? Ito ba yung pinagagawa natin? Yan. So yan, may grasa na yung kabila. Yung kabila, lagyan din natin. Sa presyon naman ng bearing, magmamatter lang naman yan kung original na Japan o kung ano lock-on lang ng siyempre, ang gawang Japan medyo pricey kasi mas alam natin na matibay. So yan. Ngayon, itong size na to 6903. So dito yan sa loob ng hub. Ganyan sa loob ng hub. So isasabay natin yung axle. So, ito yung axle niya. So syempre may mahaba dito yan para dito sa may ipin para sa pre-hub. Dahil makalog. Pukuloy muna natin to papasok. Isa. Lipat tayo. Lipat tayo din eh. So, marahas to. Ang nakikita nyo ay marahas. Para mas mabilis siya pumasok, lagyan natin siya ng grasa para dumulas agad. Ting konti lang para dumulas lang siya. So yan, pumasok na siya. Nakikita niya naman. Sagad yan. Makikita niya sa loob, sagad yan. Tapos, bago natin, inagay yung isa pang axle. Kasi mag-iipit yan. So, lagyan din natin ito ng konti. Sorry. So ito pa yung isa. Oops, alam. Isa din, lagyan din natin. Lagyan din natin ng grasa para madali siyang tulak. Isa naman. So, mangyayari niyan, kailangan natin ng pangsalo rito para hanap tayo ng ito. Yan. Yan. Thank you.
Ito na lang. Pa. Konting-konti pa. Sinsahin pumasok nito. Konti pa. Dandaan nila natin. Lagay ko, pumasok na siya. So, yan. Okay, pumasok na siya. So, okay na yung hub. Sunod na natin yung so, yan. Okay na. Hindi natin ang konting grasa ko. So, kung may mga ganito kayo at hindi nyo matanggal, nahirapan kayo pang tanggal. So, ang better way dyan, kung tatanggalin nyo, tinanggal ko to, ilagyan ko siya ng spacer dito sa ibabaw, bago ko pinukpok pababa. So, kasi tumigas to, itong cup na to tumigas. So, hindi mo siya talaga ma-access, hindi mo siya mabuksan. Ang ginawa ko dyan, nakakabit to. Nakakabit to rito. Dito yan. Hindi naman kasi kagad, hindi naman kasi talagang hinihigpitan to ng todo. Yung kaya lang na ano, ng kamay lang. Hand tight lang, okay na yan. Hindi naman ilipad yan. So pag ganyan, pag hindi nyo matanggal to, nahirapan kayo magtanggal dito kasi nangyari nag-stock up na yung prehab dito dahil sa sobrang kalawang. So nalinisan natin yan, yung mga natira excess na mga grasa na nigas. So pag ganun, ito pukpukin nyo pababa. Lagyan nyo ng spacer dito sa ibabaw, tapos saka nyo pukpukin dahan-dahan pababa hanggang umangat to. Kasama matatanggal dyan yung yung bearing. So yun, tatanggal nyo na sila. Madi-disassemble mo na to. Tatanggal mo na yung bearing dito sa loob. Yan. Kapag napukpok nyo to, kasama yung cup, kasama yung bearing. Isang tanggalan. So ganun din. Pag sa kabila naman, pag tatanggalin nyo to, pukpukin nyo lang sa kabila. Lalabas na yung bearing yan. So yun. Sunod natin yung prehab. So sa prehab, ang bearing natin, Japan 6902. Yan, 6902. Kita ba? Yan. Prehab yan sa prehab. Palagay ko pare-parehas ng size ng prehab eh, 6902. Palagay ko lang ah, kasi sa Secret V12, sa Submit, parehas yan. 6902 rin yung prehab niyan.
Kasama rin pala yung ano, yung, ay, tama ba? 6-9, hindi pala, medyo maliit pala yung sa ano, sa Secret V12. Yung 6-9 auto ng Secret V12, yung hub mismo, sarito hub niya. 6-9 auto yun. So, ito, same procedure din. So, medyo pricey ito yung ganitong bearing. So, kung may mga ganito kayo, yung red to, so, ayan na, yung 6902, sasalpak na natin sa ilalim. Ito. So ito, gamit tayo ng washer. Pasok yan. Yan. Tapos gamit tayo ng tubo na magtutulak sa kanya. Papasok. Kasama niyan ay ito sa loob din yan. So kasi isa rin
tandaan kung dito to kung papasok ko dito palagay ko mga dito ayan, ganyan nga dito ayan, ganyan so ayan yun, wala ng kalog holes na lang ang kulang nga so ito na yung tunog ng ano replacement natin ng bearing DHQ hub 6 poles so ito na yung finished product so yung ginawa nating poles ay ano spring so ayan ano yan ng yung sa metro so okay naman siya. So hindi ko pa rin ina-advise na gumamit kayo nito. Ano pa rin ng DIY lang 'yan. So hindi talaga 'yan yung actual talaga na spring. Ang spring kasi niya na original, putol na. So hindi na siya ano. Masyado siyang malambot katulad niyan, putol na. Yan na lang natira. So DIY tayo. So yan, ito yung ginamit natin. Since naman medyo malambot siya pag maliit. So ganito lang pinutol natin. Ganito lang. Yan, ganyan lang kanipis. Para malambot naman siya, kayang-kaya ng dalawang daliri. So liliit pa naman 'yan. Tapos imolde lang sa katulad nito kung ano yung ikot nito ganun lang din so ayan DHQ hub 6 poles angas ang lutong ang ano crispy ng tunog sarap so may paglalagyan na tayo nito lalagay natin to dun sa i-replace natin yung kisto na Paxter hub naka Paxter hub so ito yung lalagay natin sa rear nya kasi yung Paxter hub na cassette type eh ano yun ball bearing so ipapalit natin to sayang naman kung may stock lang so yun, gamit natin so sound check nito siguro pag naikabit na pero sinig nyo naman yung tutong nya tsaka yung engagement nya ang bilis so. Wala siyang ano after na padjak eh kakabios so okay ito. So yun lang mga kap. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, click the like button. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe sa channel ko, click mo rin yan. At click mo rin notification bell para updated ka sa mga new video natin. So yun lang mga kap. Maraming salamat. God bless. Ride safe. Yo, peace.